Magandang umaga mga mare! Maaga nga pala kaming kumilos ngayon ng aking buyok dahil kami ay papalaot. Balak kasi naming mag-angat ngayon ng takip ng cage dahil matagal-tagal na rin namin itong hindi naaangat. At sabi nga ng aking buyok ay baka daw marami nangang laman. Malapit nga lang sa aming nayon ang aming mga pamalakaya para hindi na nga daw kami maggagasolina. Magkatabi nga lang ang aming cage at ang aming skylab at pagdating nga namin doon ay medyo nalungkot nga ako dahil sira-sira pa nga ang aming skylab at hindi pa nga nagagawa ng aking buyok. Kailangan pa nga naming bumili ng mga kawayan dahil nagkasira-sira nga ang mga kawayan ng aming skylab dahil nadaanan nga ng water lily. Medyo mahal din nga ang magpagawa ng skylab dito sa amin mga mare dahil syempre bibilin mo rin ang mga gamit kagaya na nga lamang ng lambat at ng kawayan. Mabuti na nga lamang at marunong gumawa ang aking buyok at hindi na nga namin kailangan pa magbayad ng tao para gumawa. Kaso medyo waso nga lang gumawa ang aking buyok dahil syempre hindi naman siya professional sa paggagawa ng skylab. Ang mahalaga ay humuhuli yan eh. Naaalala ko nga nung bago-bago pa lamang kaming kasal mga mare ay nakahuli talaga kami ng napakaraming mamalay dito sa aming skylab. As in 3 days talaga kaming sasaluk-salok at parang walang katapusan. Sabi nga ng aming mga kanayon ay napakaswerte nga daw talaga namin noon dahil kami nga lang ang humuhuli. Kaso nga lang mga mare ilang taon na nga ang nakalipas at hindi pa nga nauulit ang mga ganong pangyayari sa amin. Napakaganda nga ng buhay noon mga mare dahil dito lamang sa laot ay mabubuhay talaga ang pamilya mo. Pero ngayon nga ay parang wala nang kapag-apag-asa ang lawa at talaga namang nakakaawa ang aming mga kanayon. Actually, hindi lang naman dito sa aming nayon, kundi sa lahat na nakapalibot sa lawa ng Laguna at alam kong taghirap talaga ang lawa ngayon. So, ayun nga mga mare, umuwi kami ng aking buyok na walang huli at walang taos ngayong araw. Kinahapunan naman mga mare ay nagyaya nga ang isa naming kaibigan dahil anniversary nga daw nila. Tuwing December nga ang pinakapaborito kong panahon dito sa isla dahil malamig-lamig nga ang hangin. Madalas talaga kaming magkakasamahan nitong mga kaibigan ko at kapag nga may okasyon kagaya ng birthday, anniversary, ay kami talaga lagi ang magkakasama at nagpipiknik. At dahil nakatira nga kami sa isang isla at malayo sa kabayanan ay wala talaga kaming masyadong libangan dito kundi ang magpiknik lamang o di kaya naman paminsan-minsan ay nagkakape kami sa ilalim ng puno ng kawayanan. Mabuti na lang talaga mga mare at may internet nga dito sa amin at kahit papaano ay nagkakaroon ng iba pang libangan. Medyo dumadami na nga ang populasyon dito sa amin dahil wala talagang mapaglibangan ang mga tao. Charis! Medyo social nga kami for today's video dahil nakasangyupsal kami mga mare. Parang hindi taghirapan eh. Kinagabihan naman ay nagkaroon ng sayawan dito sa aming nayon dahil kaarawan ni Kuya Reti. Kaya naman, for the go! Naimbitahan nga kami sa mahalagang okasyong ito kaya naman di na nga kami nag-atubiling dumalo. Isa pa ay napakasarap sumayaw ngayon gawa ng panahon at malamig-lamig. Ay hayun nga ang nanay at nagbuena mano pa sa tsa-tsa, honey. Kapag nga may pasayawan dito sa amin ay dinadayo talaga kami ng mga katabing nayon namin dahil napakasaya nga ng pasayawan dito sa amin. Kapag nga sinabing alas 7 ng gabi ang sayawan ay alas 6 pa nga lang ng gabi ay nagpupuntahan na nga dito sa plaza ang mga tao. Hindi ko nga alam na 70 years old na pala itong si Kuya Reti dahil hindi naman halata sa kanyang itsura at parang bambata pa. By the way, napakaswerte nga niya sa kanyang pamilya dahil binigyan siya ng ganitong klaseng kaarawan at napakabongga. Binigyan pa nga siya ng pagkakataon na makasayaw sa gitna kasama ang kanyang asawa at para makantahan na rin siya ng happy birthday. At dahil lalaki nga ang may birthday ay meron nga sila ditong pa 70 wines pero parang hindi naman nasunod at kakaunti nga ang taong pumunta sa harapan. Nakakatuwa pa nga dahil pinasayaw pa sila sa harapan at talaga namang enjoy na enjoy ng mga kalalakihan. Dito kasi sa aming nayon ay halos magkakamag-anak talaga ang mga tao kaya napakasaya kapag kaganitong may paokasyon. Nagpalaro pa nga sila mga mare pero hindi ko nga alam kung anong tawag sa larong ito pero bangka sasaya abo. Ang mechanics nga ng game na ito mga mare ay kailangan nilang ipitin ang mga lobo sa pagitan ng bawat isa nang hindi hinahawakan o ginagalaw hanggang sa makarating ang isang grupo sa finish line. Thank you.
nung mga time na yan, mga mare, at hindi na nga namin napigilan ang aming mga paa na sumayaw. Hindi ko nga alam kung hanggang ngayon ay may paganito pa rin sa inyo, pero dito nga sa aming nayon ay nag-e-exist pa nga rin ang mga ganitong gawain. Aba, bangihilig kayang magsisayaw ng mga tao dito, kaya konting kibot ay may pasayawan. Pinaka-exercise na nga rin ito ng matatanda, kaya naman kapag nalaman nga nilang may pasayawan ay mga kagkag talaga, aba. Kaya naman kung nakarating ka nga hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood, Dani.